We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Magandang araw, ito inyong Regional TV News. Hatid namin pinakamalalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya ng Pilipinas. Mula rito sa GMA Cebu Complex, ako po si Nico Sereno. Magkaibigan na grade 7 students nalunod sa Lingayen, Pangasinan. Fish kill, pinangambahan ng mga fish cage operator sa Buhi, Camarines Sur. Now I finally found my way to lead me down this lonely road. Sikat na international boy band noong 90s, kumustahin? Abangan ang kabuang detalye ng mga balitang yan mamaya. Dalawamput-pitong milyong mga vaccine doses na katakdang mag-expire sa Hulyo. Estado ng supply ng bakuna sa iba't ibang probinsya, alamin natin sa report ni Luan Mayrondina ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Una nang inanunsyo ni Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, na mahigit 27 million doses ng bakuna ang mag-e-expire sa Hulyo. Subalit sa kanyang pinakahuling talk to the people, ipinaliwanag ni Presidente Rodrigo Duterte na walang sobrang COVID-19 vaccines. There is no excess actually. Binili natin yan sa numbers. So, kailangan magamit. Ngayon, kung hindi magamit, mag-expire yan, itatatapon talaga natin yan. Pero kung sabihin na sobra-sobra ang bakuna, hindi sobra-sobra ang bakuna, kung estimated natin na 100 million, 100 million ang atin in order. Hindi tayo pwede magkulang. Hindi na bali magsobra. Hindi na natin ano yan, it's beyond the human comprehension kung you expect na mabukunahan lahat. Isa sa posibleng gawin ayon sa Pangulo ay ibigay ang mga nasabing vaccine sa mga bansang may pangangailangan pa ng bakuna. Pahayag naman ni DOH Secretary Francisco Duque III, karamihan sa mga mag-e-expire na vaccines ay donated at maraming dahilan kung bakit hindi agad na ibakuna ang mga ito. Nagkaroon din po tayo ng sakuna, Mr. President, Typhoon Odette. Marami din pong kahit na paano naapektuhan po ng ating mga bakuna. Tapos nagkaroon po ng temperature excursion, nagkaroon po din ng sunog na naapektuhan din po itong bakuna doon po sa mga vaccination sites. Sa datos ng DOH, umabot na sa 74% o nasa 64 hanggang 65 milyong katao sa target na 94 million ang nabakunahan na kontra COVID-19. Sa iba't ibang probinsya, patuloy pa rin ang ginagawang vaccination rollout. Sa Negros Occidental, tinututukan ng LGU ang vaccination rollout sa probinsya lalo na sa mga bakunang nakatakdang mag-expire sa katapusan ng buwan. Ayon sa provincial government, prioridad ng pagbabakuna ang mga LGU na may mababang vaccination rate.
Sa record ng Negros Occidental Provincial Cold Storage Room Facility, 221,000 doses ng iba't ibang COVID-19 vaccine brands ang nakatakdang mag-expire ngayong buwan ng Abril. Pinakamarami dito ang Johnson na may 140,539 doses. Sa kabila nito, kampante ang provincial government na mauubos ang Pfizer vaccine dahil nakatakda itong gamitin para sa mga nasa edad 5 hanggang 11 anyos. Sa Lapu-Lapu City, sa probinsya ng Cebu, paunti-unti nang ibinabalik ng LGU sa tanggapan ng DOH-7 ang mga bakunang malapit nang mag-expire. Inamin ng Local Vaccination Operation Center, bumababa ang bilang ng mga nagpapabakuna araw-araw. Bahay ginagmaila, but these vaccines are donated from private sector. Inaasahang mas paigtingin pa ng lokal na pamahalaan ang vaccination rollout sa darating na mga araw. Ako si Lou Anne Mirondina, para sa GMA Regional TV. Nasa halos 3,000 pamilya ang apektado ng malawakang pagbaha sa 5 bayan sa probinsya ng Davao de Oro, bunsod ng walang humpay na pag-ulan dala ng low pressure area sa Mindanao. Detalye sa report ni Argil Relator ng GMA Regional TV, Juan Mindanao. Sakay ng kanilang rescue boats, agad na rumisponde ang rescue team ng Monte Vista Davao de Oro sa Barangay San Jose, Poblacion. Ito ay matapos silang makatanggap ng report na may mga magkakamag-anak na natrap sa kanilang mga kabahayan. Sa kuwang video ng GMA Regional TV sa actual rescue operation, makikita ang lawak ng palayan na nalubog sa baha. Karamihan sa mga kabahayan, bubong na lang ang makikita. Dahon na lang din ng mga puno ng niyog ang makikita dahil sa taas ng level ng tubig baha. Matapos ang ilang minutong pag-iikot ng rescue boat, namataan itong bahay na may mga natrap na residente. Okay na, mag-agin mo dito. Mag-agin mo. Dito na mag-agin yung mga bata siguro. Ito ang pamilya ni Loloy Pueblos na agad namang isinakay sa rescue boat upang ilikas. Bit-bit na mga ito ang ilan sa kanilang mga gamit. Dito na may kayabog po namang balay dito. Nagkasaka ang tubig. So, magkasaka ang tubig. Mga ito nga, nanawag lang gusto nga mga magpakuan lang po nga, mag-rescue. Nay, harbiso nun, napoy kuan. Kanang nag one month pa ang kuan, ang edad. Okay lang tong nakaharbis na. Kanina, naisulod, di ba? Sa bayan naman ng Mawab, hindi na madaanan ang tulay na patungo sa isang banana plantation sa Barangay Malinawon. Kaya't hindi na rin nakapagtrabaho ang mga trabahador ng nasabing plantasyon dahil hindi sila makatawid sa tulay. Doon lagot po dito sa sapa. Huwag mo rin sa mahitabo. Siyempre, di, may gusto mahitabo nga di mayo, di ba? Pero first time yung mahitabo ngayon, ane? Sige na siya dati, pero dili nga ane ka lala. Mas lala ang karon. May mga landslide din na nangyari sa gilid ng National Highway sa naturang bayan. Agad namang nagsagawa ng clearing operation ang MDRMO. Sa Compostela, Davao de Oro, binaharin ang kalsada sa barangay poblasyon. Nang unti-unti na humupa ang tubig baha, agad naman naglinis ang mga empleyado ng hardware store na ito. Itong mga magkakapitbahay sa Purok 3 barangay poblasyon, nagtipon-tipon para kumain dahil hindi pa sila makapasok sa kanilang mga binahang bahay. Gibiyaan na lang yun, kaya wala naman yun may mahimo ang mga gamit. Paano naman yun? Na nga... Wala pa may kasulod. Hurot o basa pa nan. Wala pa man ang kuwan, tubig. Na wala man may kuwan, magigahig daw. Tami ka, may tulog, gabi, hindi man ka tulog, kaya sa among kama. Sa kalapit na Purok naman, pansamantalang nanunuluyan ang magkakaanak na ito sa isang sasakyan matapos pasukin ng tubig baha ang kanilang bahay. Nalalom kayo tubig, sir. Pag-agi na mo gabi, ilisod na kayo, agyan na kita gatakuan naman ang tubig. So karon, nakarang mabili sa evacuation. Okay, na-rescue man po, nakuha man may gabi eh, kaya pagtanaw na mo, kaya nakuha na mas lagi, panghakot naman sila sa dump truck. Agad din naman silang umuwi nang humupa na ang tubig baha. Murag dako-dako yun sir, kaya sa poblasyon, murag halos nabahan yung tanan niya. Mga barangay na mo, San Miguel, Osmeña, Ngan, poblasyon, murag mo na siya ang bugat nga na bahan yun sir. Ayon sa initial assessment ng PDRMO, nasa mahigit 2,800 na pamilya ang apektado sa 5 bayan sa probinsya. Ako si Orgil Relator para sa GMA Regional TV. Pinakahuling taya ng panahon ating alamin mula sa Pag-asa, Visayas.
Magandang araw at narito ang ating latest weather update, Thursday, April 7, 2022. Patuloy nating binabantayan ang low pressure area na nasa 130 kilometers, silangan ng hinatuan, Surigao del Sur. Nakapaloob ito sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakaapekto sa Visayas at sa lalawigan sa Mindanao. Samantala, ang bagyo or tropical depression na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay namataan sa 2,435 kilometers silangan sa Mindanao. At mga kapuso, patuloy tayo mag-antabay sa latest update ng low pressure area at ng nasabing bagyo. Ang buong Visayas, Mindanao, Mimaropa, Bicol Region at Quezon makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na minsan may kasamang malakas na mga pag-ulan na posible ang mga pagbaha o ang pagguho ng lupa mostly sa mga vulnerable areas. Patuloy tayong mag-antabay sa ipinapalabas na warnings at advisories ng PAGASA. Para sa GMA Regional TV News, ako si Jomar Iclarino, galing dito sa DOST Pag-asa Mactan. Magandang araw at mga kapuso, mag-ingat tayong lahat. Magkaibigan na grade 7 students na lunod sa Lingayen, Pangasinan. May ulat si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV Balitang Amianan. Ang dapat sana'y masayang pamamasyal ng nauwi sa trahedya matapos malunod sa dagat na bahagi ng Lingayen, Pangasinan. Mula sa bugalyo ng magkaibigan na Isa Castro, 13 anyos, at Angel May Risolme, 14 anyos. Ayon sa pulisya, namasyal sa Stanza Beach ang magkaibigan noong Lunes. Sa kanilang pagligo, hinampas sila tinangay ng malaking alon. Magkaibigan po sila without the knowledge po ng mga parents ng ating mga biktima. Umalis po sila ng Patago kasama po yung dalawa po nilang barkada o kaibigan. Pumunta po sila ng Lingayen. Agad nagsagawa ng search and rescue operation ng otoridad. Kinabukasan na nahanap ang katawan ng mga wala ng buhay na biktima. Naiuwi na po ang mga bangkay ng biktima po natin sa kanin-kanila po mga residente. Hindi na muna nagbigay ng pahayag ang mga kaanak ng mga biktima. Kasabay nito ang panawagan ng otoridad sa mga naliligo sa baybayin, ilog o swimming pool. Kung may mga kasamang bata, siguraduhin may mga nakatatanda na marunong lumangoy at iwasan na rin ang pagligo sa baybayin kung malakas asang alon para makaiwas sa sakuna. Ako si Jasmine Gabriel Galban para sa GMA Regional TV. Patay ang 9-taong gulang na bata matapos malunod sa swimming pool na isang resort sa Tiaong, Quezon. Ayon sa investigasyon ng otoridad, naghahanda raw ng pagkain ang mga kaanak ng biktima at hindi raw nila napansin na pumunta sa adult pool na may lalim na 7 feet. Nakita na lang umano nila ang palutang-lutang na katawan ng biktima. Sinubukan pang isalba ng mga empleyado ng resort ang bata at dinala sa paggamutan ngunit idideklara itong dead on arrival. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima at pamunuan ng resort. Isang bangka na may kargang mga kopra ang lumubog sa karagatang sakop ng Animasola Island sa San Pascual, Masbate. Kay Kenneth Butal, presidente ng Kabalikat Civicom sa Naturang Bayan, saktong nagbiyahe sila ng kanyang mga kasamahan sa karagatan kaya nakita nila ang insidente at agad silang humingi ng tulong. Ayon sa report, patungo sana sa bayan ng Pasakaw, Camarines Sur, ang naturang sasakyang pandagat nang salubungin ito ng malalakas na alon na naging dahilan para lumubog ito. Isa din sa tinitingnang dahilan ang mabigat na kargang kopra ng naturang bangka. Maswerte namang nailigtas ang 9 na tripulanteng sakay ng naturang bangka dahil sa maagap na pagresponde ng MDRRMO ng naturang bayan. Kinasok daw po ng tubig at yun ang kausa kaya nalubog po sila at medyo malaki din ang alon. Kami nakita, proven and tested din namin na malaki yung alon. Mga kapuso, ang inyo pong napapanood ay ang nagaganap na 4th Luzon GMA Masterclass Series sa University of Luzon sa Pangasinan. Ito na po ang 14th na GMA Masterclass Series na inisyatibo ng GMA Regional TV and Synergy na nagpunta sa iba't ibang partner universities sa Luzon, Visayas at Mindanao. Layunin ito na matulungan at magabayan ang mga estudyante sa tamang pagpili ng mga kandidato sa nalalakas na eleksyon sa ilalim ng election advocacy ng GMA Network na dapat totoo. Layunin din ng GMA Masterclass Series na magbigay inspirasyon sa mga estudyante batay sa karanasan ng mga piniling speakers sa iba't ibang larangan.
tulad ng mga nakaraang GMA Masterclass Series, nasasaksihan ito on-site at online. At sinisiguro naman ng GMA Regional TV and Synergy na nasusunod ang minimum health protocols sa aktibidad. Na nagsikap para pag-aaralin tayo, na nag-i-skip, hindi kakain ng dinner o ng ulam para ipakain sa atin kasi nag-aaral tayo. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. GMA Regional TV Balitang Amiana naging daan para mahanap ng isang dalaga ang tunay nitong pamilya matapos ang mahigit dalawang dekada. Alamin natin ang kwento, hatid ni Ivy Hernando. Noon umaasa lang si Jadeline Calixterio mula San Juan, Ilocos Sur na mahanap ang tunay na pamilya. Nangingilid ang luha, hindi mapatid ang ngiti at excitement dahil matapos ang dalawang dekada, tuluyan na niyang nakilala ang tunay na pamilya. Ito'y matapos sumere sa GMA Regional TV Balitang Amyanan ang kanyang kwento at hangad na makita ang kanyang biological family. Napanood ito ng tiyuhin ni Jade. Kahit hindi pa lumabas yung DNA na yon, pakiramdam namin lahat ng buong pamilya namin, uncle, na siya talaga yung nawawalang anak ng ate ko. Dito na raw nakipag-ugnayan si Jade at nagbigay ng DNA sample. Matapos ang dalawang linggong paghihintay, 99.9% ang resulta ng DNA test sa posibilidad na inanga ni Jadeline si Euphemia Rosario mula Binmalay, Pangasinan. Well, yun yung nag-viral kasi, yung balitang Amiyanan na yung channel, GMA Channel 7, yun yung nag-viral. Yung sister-in-law ko, si Rachel, pinorward niya sa akin sa Messenger. Nung nakita ko nga na yung 99.9%, ayun, natuwa na ako. Tinawagan ko yung anak ko, yun nga yung si Princess. Ma, gustong-gusto nga kitang may angkap. And pati na rin sa mga kapatid ko, gusto ko nang makabanding, ganun po. Mama Daisy and Mary, hello. Sana huwag kayong mag-doubt sa pagmamahal ko sa inyo. At kahit anong mangyari, please bear in mind na ako pa rin si Jade. Siyempre, tuwang-tuwa na naiiyak sa galak. At sa wakas, makakasama na namin si Joyce Ann. Kwento ni Nani Femi, July 5, 1996, ipinanganak si Jadeline o Joyce Ann Cabigin na noon ay nag-iisang anak pa lamang. January 1, 1998, nang siya'y dalhin sa parke ng Dagupan City ng kanyang lola. Tugma ang tinutukoy na damit na huling suot niya nang umano'y dukutin ng isang lalaki. Masalimuot man ang kanilang pinagdaanan, pagpapatawad ang nanaig sa kanilang puso. Nagpapasalamat ang pamilya Rosario sa kumupkup kay Joyce, na ngayon isang medicine student na. Nagpasalamat din sila sa GMA Regional TV. Thank you so much po sa Balitang Amyanan, lalong-lalo na sa iyo, Ma'am Ivy. Hindi ko po makakalimutan itong pagtulong na ginawa ninyo sa amin. Sa GMA Balitang Amyanan, maraming salamat. Nang dahil po sa inyo, nakita po ko pumuli ang aking anak. So, sana po marami pa po kayong matulungan. Nakatakdang magkita si Joyce at mag-anak nito sa Pangasinan. Sa Disyembre naman, nakaplanong umuwi ng bansa ang kanyang ina. Naniniwala si Joyce na walang imposible sa mundo, taon man ang lumipas. Ngayon, bagong kabanata na ang kanilang bubuksan. Ako si Ivy Hernando para sa GMA Regional TV. Apat na sasakyan na nakaparada sa Gaston Park sa Cagayan de Oro City ang napinsala matapos madaganan ng isang malaking punong kahoy dahil sa masamang panahon. Samantala, isang pampasaherong van naman ang nahulog sa ilog sa Kulambugan, Lanao del Norte. Detalye sa report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Crack sa windshield matapos madaganan ng malaking puno ng kahoy. Ito ang tinamong pinsala ng apat na sasakyan na nakaparada sa Gaston Park sa Cagayan de Oro City. Ayon sa mga nakasaksi sa insidente, bigla na lang natumba ang malaking puno ng kahoy malapit sa Archbishop House at bumagsak sa mga nakaparadang sasakyan. Nangyari ito sa kalagitnaan ng malakas na pag-ulan sa lungsod. Agad namang rumisponde ang mga kawani ng City Disaster Risk Reduction Management Office at nagsagawa ng clearing operation.
Niya ako yung transaction sa City Hall. Oo. Niya, ikaw lang, mga 5 minutes lang siguro, nanawag ang gabantay dire, nga na ako tumbahan ng kahoy. Oo. Mutong gidali na mo ganit dire, na nga na, lagi na siya, natumbahan yun. Samantala sa Kulambugan, Lanao del Norte, nahulog mula sa tulay sa Kulasihan ang isang pampasaherong van at bumagsak sa ilog habang kalakasan ng pagbuhos ng ulan. Sa video na inupload ni Mercy Yabo, makikita na halos nakalubog na ang nasabing van sa ilog. Sa kabutihang palad ay wala itong sakay ng mga pasahero at nagtamo naman na mga galo sa katawan ang driver ng van na agad nakalabas sa sasakyan. Ako, si Cyril Chavez para sa GMA Regional TV. Labis na init ng panahon, pinangangambahan ng mga fish cage operator sa Buhi, Camarines Sur na posibleng umunong magresulta sa fish kill. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, sa detalye. Hindi lamang bagyo at malalakas na alon ang problema ng mga fish cage operator sa bayan ng Buhi, Camarines Sur. Dahil ang labis na init din ng panahon ngayong dry season, may malaking epekto din sa kanilang kabuhayan. Halos hindi kasi gumagalaw ang tubig sa lawa tuwing tag-init. Bawas kami sa pagkain. Tapos pag halimbawa ngayon pumapakain kami umaga tapos umaga lang. Kung sobrang kulang yung oxygen nila tapos minsan sobrang nakain nila. Nililimitahan din nila ang inilalagay na fingerling sa mga fish cage para maiwasan ang siksikan. Kaya naman ang mangingisda na si Norman Liemes na abot sa 10,000 na isda ang laman ng kada unit, ginagawa na lamang ngayon na 3,000 hanggang 5,000 na piraso para hindi ma-overload. If ever na tumaas pa yung temperatura ng tubig sa lake, maluluto yung nila, yung kaliskis. Maaring mamatay. Sakali mang mas maging mainit pa ang panahon at mas dumami ang mamatay na isda, ready for harvest na. Pipirahin na yung isda kaysa naman malugi. Sa ngayon, umaasa ang mga fish cage operator na hindi gaanong maaapektuhan ang mga isda, lalo na ngayon na panahon ng tag-init. Ako si Jessica Kalinog para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Isang babaeng nagpapautang ang namatay matapos barilin sa Pavia, Iloilo. Samantala, dalawa ang patay sa magkakahiwalay na pamamaril sa Bacolod City. Si Daryl Marie Sarmiento ng GMA Regional TV 1 Western Visayas, nakatuto. Pinagtulungan ng mga rescuer na maisalba ang buhay ng babaeng ito matapos barilin sa labas ng isang mall sa bayan ng Pavia, Iloilo. Kinilala ang biktima na si Ludivina Frange, 50 anyos ng barangay Ungkauno, isang negosyante at nagpapautang din ng pera. Sa imbestigasyon ng pulisya, isang lalaki na sakay sa motorsiklo ang bumarel sa biktima. Prior the shooting, may istorya na ipanay sila ng aduano. Actually, doon nagsingkian na ipanay ang istorya. So, ang sunod na doon nga natabo, ang nagabot na to sa armas ang suspect kagintiro to nga to niya biktima. Na-recover sa crime scene ang empty shell na compatible sa kalibre 45. May persons of interest na ang pulisya sa krimen. Ang ato niya investigation nagadalagan sa una sa nature sa negosyo sa biktima kaya sa mga personal naman pagid niya mga dealings. Wala ng buhay na nakahandusay sa gitna ng kalsada sa Barangay Bata, Bacolod City ang 31 anyos na si Yuki Castro ng Purok, Marapara nang matagpuan ng kanyang mga kapitbahay. Base sa testimonya ng ilang nakasakay, naglalakad ito nang biglang barilin ng suspect na nakasakay sa motorsiklo. Ang pamilya ng biktima, wala namang maisip na posibleng dahilan ng pamamaril. Walang ko, lugid sa ano. Way, man talaga sa amin, tinirus balay mo. O, dahil nga, lakat mo. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya sa krimen. Patay din ang isang karpintero na kinilalang si Edgar John Mendoza ng barilin ng suspect na si Daryl Daza sa Barangay Vista Alegre, Bacolod City sa imbestigasyon ng pulisya. Siguro ang suspitsado daw medyo siguro nakainom o kung nakakarga sa illegal nga droga. Suno na sa mga pumuluyo, darangan nag-a-star. So, without provocation, nagkantuto siya sa lugar kung sa din ni nga biktima nagpamanday kaya gintiro niya isang duha ka bisis.
Dati nang nakakulong ang suspek dahil sa pagnanakaw, napag-alaman din na gumagamit ito ng droga. Ilang beses na ding nagkaharap sa barangay ang suspek at biktima dahil sa hindi pagkakaintindihan. Patuloy na pinaghahanap ng pulisya si Daza. Daryl Marie Sarmiento para sa GMA Regional TV. Isa sa mga pinakasikat na international boy band noong 90s, nasaan na ba ngayon? Kumustahin natin sila sa report ni Cecil Kibod Castro ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Now I finally found my way to lead me down the snow. Sino naman ang hindi makakaalala o kaya makakalimot sa mga awit Like a Rose, Walking in the Rain o kaya ang Every Time? Ang mga popular na awiting ito ay isinabuhay ng mga nagkikisigan at nagwagwapuhang miyembro ng 90s boy band na A1 na kinabibilangan ni Paul Marazzi, Mark Reed, Ben Adams at Christian Ingebrigtsen. Ang Anglo-Norwegian boy band na nabuo noong taong 1998 ay pinagkakaguluhan at inaabangan pa din hanggang ngayon, hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang panig ng mundo. At kumusta na kaya sila ngayon? Ano pinagkakaabalahan? Yeah, so we have put together a brand new show called the A-Game Tour, which we've actually been putting it together for 2-3 years now, yeah. Because obviously COVID stopped everything. So we hope that we can start that over this side of the world and then bring it over to you guys as well and cover all our favorite places in the Philippines, Singapore. Yeah. I'd love to go to Thailand again, Malaysia. So just have a big, you know, Asian tour. Nakapagdaos na ng concert sa Pilipinas ang A1 noong October 2018 para sa kanilang 20th anniversary reunion tour. At alam nyo ba na maliban sa mainit na pagtanggap ng mga tao sa kanila, nagustuhan din nila ang ating famous adobo. Kaya nang makapanayam ng morning show Regional TV, muli nilang ipinarinig ang kanilang golden voices at nag-alay ng awit para sa ating mga Pinoy. Please give it one more try for the sake of our love. Just give it one more chance, cause I can't give you up. I can't live one more day without you in my arms. I can never find another pole like you. Thank you, Paul. Wonderful. Thank you. Ako si Cecil Kibod Castro para sa GMA Regional TV. Sa puso, mapapanood po ang episode nito at iba pang pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV. I-click ang subscribe button para sa pinakamainit na mga balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Kami ang Regional TV News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.